What's up, guys? Welcome back again to J Black TV. And for today, ay tuturuan ko po kayo kung paano po lagyan po ng additional security features itong si Messenger application natin, mga boss. Kasi alam nating lahat na gumag-download pa tayo or gumagamit pa tayo ng third-party app para lang po lagyan po ng dagdag na security features itong ating Messenger application. Mga boss, so nakita nyo naman dito sa ating phone na ginagamit po ay automatic, napakabilis na na-open or na-access natin itong Messenger app. So ang gagawin ko for this video, mga boss, is lalagyan ko siya ng security feature. At take note, hindi na po kailangan mag-download ng iba pang third-party application. Kaya kung interesado ka for this video, mga boss, ay stay tuned ka lang dyan kasi short introduction muna tayo. So ano pa yung hintayin natin, mga boss? Let's roll intro! And we're back po sa ating video topic of the day, mga boss. So ito nga po yung pag-uusapan natin for this video. Kagaya ng sinabi ko kanina before tayo nag-introduction, mga boss, is tuturuan ko po kayo paano po iset itong maglagay tayo ng dagdag na security features dito sa ating Messenger application. So easy lang po yan, mga bossing. Nakikita yung binibilugan ko dyan. Pasensya na, nabubulol lang konti si J Black. At yan, ang ating Messenger application ay dyan tayo mismo sa application maglalagay ng security feature po. Para hindi naman maagad ma-access ng ating ano, kung meron tayong mga need na security or para hindi madaling ma-access. Yeah. So nandito na tayo sa ating application, mga boss. So click nyo po itong tatlong line dito. Tatlo ba to or apat? Medyo malabo na yung mata ko. So ayan, yung na binibilugan ko ng blue. So click natin yan, mga boss. And once nandito na tayo is click natin itong ating settings, mga boss. Saglit, nag-scroll down pa ako tuloy. Ito lang, ito yung settings button niya, mga boss. Yung nasa bandang itaas, yung binilugan ko, mga bossing. So, after nyo i-click, scroll down nyo yan sa pinakababa. Not siya, hindi naman pala masyadong mababa. Basta hanapin nyo yung... So, under dito sa ating preferences, mga boss, itong ating ng Messenger application natin, mga boss, is punta tayo dito sa notification and sound, di ba yun na una? At itong pangalawa, which is ito pong privacy and safety, mga boss. Yan pong binilugan ko. Parang may galit naman akong nakabilog. So, nandito na tayo sa loob, mga bossing, ng privacy and safety. So, makibabasa nyo yan, privacy and safety. Tapos nakalagay dyan, safety and well-being. Tapos meron siya nakalagay dito, hidden contacts. Tapos dito sa security, ay makikita nyo yung app lock. So, naka-off yan, mga boss. App lock yung, yan, bilugan ko muna saglit, ito, app lock yung nakalagay dyan, tapos naka-off pa siya. So, yan lang po yung ito-turn on natin, mga boss. I think available din ito sa mga iOS users dyan, lalong-lalo na yung mga naka-iPhone 15 Pro Max 1TB fully paid. Pero sa mga Android users po, is available po ito siya sa dapat yung operating system nyo is naka-Android 9 at least po, Android 9 and Android 10, at syempre yung mga mas bago na version, which is yung Android 12 and Android 13. So, gagawin nyo lang dyan, mga boss, is unlock with biometrics, naka-turn off yan. So, use biometrics such as fingerprints, face recognition to unlock Messenger. You can still reply messages from notification and answer calls if Messenger is locked. Your biometric info is not transmitted to the stored by Meta Inc. So, yan. Nabasa ko na. Napa-English tayo doon ng bigla. So, turn on na po natin siya, mga boss. Ito pong nasa bandang itugol
turned on natin siya. So, bali dito mga bossing is meron siyang apat na pagpipilian ng inyong lock screen po. So, meron tayong dito ng default niya na ano is which is itong 1 minute after leaving messenger. Yung nasa pinakataas mga boss is after leave messenger, 1 minute after leaving messenger, 15 minutes after leaving messenger, and 1 hour leaving messenger po. So, ikaw na po mismo yung mag-decide kung ano yung gagawin nyo. So, for this video mga boss, tutorial video lang naman ito. So, ito pong naka-default na 1 minute after leaving messenger yung pipiliin ko. For the sake of this tutorial video nga po mga boss. So, tandaan po dapat naka-turn on yan. So, okay na po. Ready to go at i-check lang po natin siya after nito. If gumana ba ang messenger app lock po na built-in na po ni messenger. So, ayun na nga po mga boss. Nakapag-set up na po tayo ng ating messenger. So, try natin agad. So, ayun, matik po. Ay nag-app lock po ang ating messenger. So, nakalagay po dyan. Messenger lock, use biometrics to unlock. So, ayan. Nag-additional security pa siya dito. At take note, built-in po siya sa ating mismong messenger application. So, no need na po na mag-download pa. So, ayan. Paabutin na natin ng 1 minute po kasi after 1 minute yung na-set ko dun na mag-automatic siya na mag-app lock siya. So, hintayin lang natin mag 1 minute siya mga bossing. And balikan natin ito. So, for a while. So, ayan po. I think magpas na ng 1 minute na fast forward lang yung ating video. So, ayan. 354. So, ayan. Gumana yung ating mismong app lock po or screen lock po. Ay, naku. Nagkalito-lito. Nagkalisod-lisod. So, ayan. Messenger lock ulit. At pwede rin po kayong gumamit ng use password or use pin po. Depende sa inyo. And para mas madali po talaga is ito pong fingerprint. So, ayan. Kaya natin dito sa kala. Ayan. Okay na siya mga boss. Diba? Napakasimple lang. And comment down below kung sa mga Apple's user dyan, Apple user or iOS user dyan, naka-iPhone na 15 Pro Max. So, I think that's all for this video mga boss. At sana po na meron akong naitulong sa inyo. And thank you din po sa patuloy na pagsusuport ng ating channel. And this is JBlock TV saying, Matsalat's all. Peace out. Bye-bye. See you in my next video.